Yes, hello! Good day again! Nandito na naman po si your granny, Esther. Naisipan ko na naman po muling mag-share ng inyong, sa inyo ng mga bagay-bagay. At thank you nga pala ha. Muli, dinalo niyo ako dito sa aking channel. Alam mo pa, pag-uusapan natin ngayon tungkol sa mga, naisip ko, mga 5 tips on how to motivate how to motivate or to help your kiddos na mag-motivate sila sa kanilang pag-aaral, diba? Paano sila tutulungan? Ayon sa experience ko habang ako'y nag-tutor sa kanila, nakahagilip ako ng mga bagay-bagay sa aking isip na pwede ko sigurong i-share sa inyo. 5 things to makakalam ko, makakatulong sa ating mga lota, katulad nyo na nagtututor din sa mga mamis, sa mga guardian, mga ate, tita, lolo, lola, yan. Thank you so much, ha. Muli, tingnan nyo, ha. I-share ko sa inyo. At welcome again to my channel. Yes, hello, nandito ako ulit. Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, meron akong 5 tips na nagpak na lang sa mind ko no, habang nagtuturo ako sa aking mga apo. Nagtututor nga ako, diba? Kasi nga, ang kanilang mami ay nagtutrabaho. Kaya ito ako ngayon. Gusto ko lang i-share ito sa inyo. Maaring makatulong sa bawat isa sa inyo, lalo yung mga nag-tutor at tumutulong sa mga kanilang mga kiddos, sa mga malalo na sa mga maliliit. Ito ha, simula na tayo. Ang una na nakita ko, tip number 1, kailangan prepared nyo muna ang place. Yan, makikita nyo sa susunod na ako, prepared yung place. Kailangan well ventilated ito. Kailangan nakakahinga sila, hindi sila na init na init, para pag nag-aaral sila, okay. Yun. Kailangan may electric fan din, syempre. Kasi pag kulang ang dasat sa sobrang init natin dito, at least yung rubbing electric fan, yung nag-rotate lang siya, yung nag-ano-ano lang. Hindi niya naka-steady kasi nakaka-ano rin yun, kapag bigay sekundi niyo. Pero habang nag-aaral sila, nakarotate lang ng ganun yung electric fan, ang makakatulong ito na maigi sa pag-aaral. Kaya una, you need to prepare the place first. Yan. Well ventilated, maaliwalas, maliwanag, kasi syempre pag madilim, hirap silang mag-aaral. At kung pwedeng malagyan ng electric fan, much better, di ba? Okay. Then yung sa preparing, hindi lang yung place ang dapat natin i-prepare. Diba? Una, i-prepare ninyo yung mga kakailanganin. Tulad ng pencil, eraser, ball pen, papers, yung mga books nila. Kasi dun sila minsan, reference nila yun, tsaka cellphone. Kasi minsan kailangan natin si Mr. Google, diba? Yung scratch paper, kung saan sila ay susolve, lalo na sa math. Kasi inaano ko talaga muna sila, ni-encourage ko muna na doon muna isolve at magumamit muna ng lapis doon sa scratch. Tapos pag okay na, tsaka nila pwedeng ilipat doon sa answer sheet kung saan man pinasusulat, kung sa notebook o sa pad paper. Yun. Diba? Yun na una. Prepare the place. Prepare the things that kinakailangan na
may ilagay muna. Okay? Then we will proceed to number 3. Number 3 ay check first the modules. Siyempre pag nakuha mo na yung modules, ang gagawin mo, hindi basta bibigyan mo sa hindi niyo basta-basta bibigay sa mga kiddos, sa mga anak niyo o tinuturuan niyo. I-check mo muna kung may kulang o kung meron mga pangit na mga ano doon. Di ba? Kasi minsan nagdo-double yung pages, minsan nagkukulang naman. And then, hindi lang i-check mo. Kailangan pag-aaralan mo. Kailangan ikaw muna ang mag-aaral. Lalo na sa math. O sa mga may iba pang mahahirap na subject, kailangan pag-aaralan mo muna yan. Kasi, pag once na tinanong ka na, nahirapan yung mga apo mo, yung mga bata, nahirapan sila, hindi nila nang unawaan. Pag hindi mo na pag-aralan o hindi mo na pag-aralan ahead of time, pati ikaw nga pa. So, kailangan, ikaw muna yung mag-check, ikaw muna yung mag-aral bago mo ibigay sa kanila yung mga module. O kaya, bigay mo muna yung mga easy na subject yun, habang nag-check ka. Diba? Okay. And number four, ay kailangan mong encourage yung mga higher level like grade 3 up. Nagawin muna nila yung mga subject na madali. Katulad siguro, maaaring sa health or English or Philippine, kung saan sila madali, kung nadadalian, yun muna ang ipagawa mo sa kanila kasi doon sila nadadalian. Tsaka na lang nila, tsaka mo na lang i-ano sa kanila yung mahirap. I-encourage mo sila doon para okay ang takbo ng pag-aaral. Kasi pag inuna nila yung mahirap, mauubos ang oras mo, andun pa rin sila. Diba? Pero kung madali, at least lahat natapos na, isang subject na nahirapan sila, doon makakapokus kayo, tutulungan mo siya doon. Diba? Ganito pala, no? Encourage nyo silang sumagot muna sa scratch. Tapos magamit muna ng pencil. Sa scratch paper, lagay nyo muna yung sagot doon. At tapos, pag meron silang hindi naintindihan, pwede i-approach kanila. Sabihin mo sa kanila, okay, sige, pag-aaralan natin maigit yun. Para malaman din nila na nandiyan ka para nag-motivate sa kanila. And then, doon nga pala sa ito dito sa number 4 pa rin, letter B, doon sa 4, na pumasok sa isip ko rin na yung mga kinder, yung below grade 3, yung kinder hanggang grade 1 tsaka grade 2, yan. Kailangan pa yan ng supervision, pasensya, supervision. At kung halimbawa marunong na sila magbasa, ang gagawin mo, pabayaan mong basahin nila yung story. And even yung mga question, kasi mga panuto, yung mga question na ganun. Kasi, doon mapapractice sila sa pagbabasa. And then, doon syempre rin papasok yung papaliwanag mo sila sa kanila kung ano yung ibig sabihin ng mga bagay na hindi nila naintindihan. Tama? Kasi pag hindi nila naintindihan yun, kahit nagbabasa sila, useless. So, kailangan may comprehension din. Pero kailangan doon talaga tutok, supervision talaga. Especially yung hindi pa marunong magbasa. Kailangan magbigay kayo ng extra time para turuan sila magbasa at sumulat. Huwag yung pababayaan nyo lang gano'n. At huwag kayong magagalit. Dito papasok yung so much patience. Pasensya, pagtsatsaga. Para yung bata, kung gusto mo talagang matuto yung apo mo, yung anak mo, kung sino ang batang tuturuan mo, na magbasa at sumulat, ay
kailangan natin ng pagtsatsaga, kailangan natin ng supervision, kailangan natin ng lahat ng pamamaraan na para ma-motivate sila na magbasa at sumulat. Yun, especially yun sa mga kinder pa, grade 1, grade 2 na malaro pa yan. Parang mas iniisip pa nila yung laro, hindi pa ganun kaano ang kanilang mind. Pero may mga fast learner naman na grade 1, parang magaling na magbasa. Pero yung mga, ang pinag-uusapan natin dito yung mga average na mga estudyante, mga average sa mga bata, yun ang gagawin natin. Pasensya. At lahat ng kaalaman mo dapat gawin mo para ma-motivate mo nyo silang mag-aral. And at the same time, doon sa ano na yun, tuturuan nyo rin silang mag-self-study. Encourage nyo sila na magbasa, na mag-aral, na mag-isa. Para doon matutong independent sila, oh. maging ano sila na hindi naaasa pa. Di ba? Tama? Okay. Okay, sa punto tayo sa number 5. Last but not the least, the number 5. Sit to eat, bigyan nyo naman sila ng break time. 10 to 15 minutes na snack sa umaga o kaya sa hapon. Siyempre para kung tuloy-tuloy ng pag-aaral, hindi sila kakain, ano nangyayari? Manghihina sila, tatama rin sila mag-aaral. Siyempre gutom. Siyempre yung pag-aaral ba naman, nakakapagod din yan, nakakagutom din. Kaya bibigyan nyo sila ng merienda time. Parang gana sa school sila, ganun, snack time, di ba? And then, one more thing, doon sa ano, bigyan nyo sila ng reward or privilege or incentive na sabihin sa kanila na pag natapos nyo, ng on time, ang inyong activity sa module, pwede tayo punta tayo sa beach. Dadaling ko kayo sa beach. Daling ko kayo sa mall. O kaya, magbabike tayo kasi may sa kapukulo ka mahilig magbike, kaya kung gusto niya pag sinabi ko sige magbike ka na, yay, magbike na, ayan magbike na siya, yan gustong-gusto niya yan. O kaya yung panganay ko gusto mag-beach, gusto mag-mall, o kaya ang gusto nila lahat mag-cellphone yan. Pag siyempre encourage mo sila para mamotivate sila matapusin on time ang kanilang pag-aaral, kasi may ano sila na pagkakataon na makapag utang cellphone. Pero under your supervision pa rin, huwag silang pababayaan manood mag-isa. Titingnan nyo kung ano pinapanood nila. Siyempre, tsaka meron time yan. 1 or 2 hours. Very maximum na yan. Na pag bibigay ng reward o incentive o privilege dun sa mga bata. At hindi Monday to Friday yan. Ha? Gaya nga sabi ko, tuwing Saturday lang yan. CP day, play day. Kung kahit saan tayo pupunta, play day, biking, wala kang ginagawa, manood ng TV, manood ng cellphone, pupunta sa magbe-beach, kung saan. Ipaano nyo siya, yun ang i-promise nyo sa kanila yon bilang incentive nila. Pero, make it sure na tutuparin nyo yan. Kasi, siyempre, pangahawakan nila yan. At doon, matutulungan natin, no? Ang mga kiddos natin na mag-motivate, na magmasipag sila sa kanilang pag-aaral. Experience ko yan sa aking mga apo. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo, baka mag-workout, di ba? Sige. Salamat! At huwag niyo kakalimutan laging mag-like and subscribe and click the bell button. All na lang para lahat ng update ko ha. Makarating na makaano sa inyo. Lahat ng update. Salamat! See you on my... At kung meron ano kayo comment, meron kayo suggestion, may tanong kayo, gusto mong pag-usapan natin, feel free to write on the comment section. Thank you! Bye! Thank you.
I have searched.